Pagkatapos ng misa, ay agad itong nagyayang umuwi agad ng bahay. Naramdaman ni Maria Clara ang pagdaramdam ni Tia Isabel sapagkat naniniwala ito sa kanyang pagkamadasal. Hinihintay ni Maria Clara ang pagdating ni Ibarra at ang pagdalaw nito sa kanilang bahay. Alumpihit siya sa tuwing may nagdaraang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay sa pag-asam na ito ang kanyang hinihintay. Si Tia Isabel ay abala sa paglilinis ng kalat na dulot ng nagdaang kasiyahan. Samantalang, panay ang buklat ni Kapitan Tiago sa kanyang mga papeles. Napansin ni Kapitan Tiago ang pamumutla ng mukha ng anak. Maria, mas makakabuti ba magbakasyon ka muna para malanghap mo ang sariwang hangin? Saan mo gusto magbakasyon? Sa Malabon ba o sa San Diego? Natigilan si Maria sa sinabi ng ama, lalo pa siyang kinabahan nung marinig ang bayan ng San Diego. Ang mabuting ba'y siguro bumalik kayo ng kaya sa Pilosa, Betel, at kunin ang lahat ng iyong damit. Hindi ka na makakapalik doon, kaya magpaalam ka na ng tuluya sa mga kaibigan mo. Sa San Diego na lamang, dahil mas malaki ang bahay doon. At isa pa ay malapit na pista. Oh, ikaw pala. Ganun gusto ko. Napatda si Maria Clara, lalo na nang narinig ang tinig ng binatang bagong dating. Patakbo siyang nagtungo sa silid-dasalan. Napangiti na lamang si Kapitan Tiago at Tia Isabel dahil sa binawi ng dalaga. Magandang umaga, Mrs. Magandang umaga. Nandito na siya! Nandito na siya! Sige, alis muna ako. Sa Asotea, napadpad ang magkasuyo at doon nag-usap. Sa umpisa'y tahimik ang dalawa at nagpapakiramdaman dahil sa matagal na hindi pagkikita. Nang lumaon ay nagsimula na silang magbalik-tanaw sa kanilang nakaraan. Nagbalik sa kanilang isip at damdamin ang iniwang kamusmusan bago pa sila magkahiwalay. Ang masayang alaala at pinagsamahan noong kanilang kabataan. Ang masuyong paglalambingan, paglalaro at paglalangoy sa batis, dayaan sa sungka, at kanilang away bating suyuan na pinagmulan ng kanilang espesyal na nadarama hanggang sa kasalukuyan. Nabasa mo na ba yung iniwan kong liyam bago ako umalis? At saka naalala mo ba yung tuyong dahong bigay mo sa akin? Kung hindi lang sa pag-aaral ko pinunta ka sa ibang bansa, eh hindi kita iiwan. Lagi mo ba akong naaalala? Kung baka sadyang makakalimutan ka na, dahil sa mga gandang di daw nakakilala mo sa iyong paglalakbay. Paano kita makakalimutan? Gayong tinig mo narinig ko, maging ako'y nasa gubat, Alemenya. Inusal-usal ko pangalan mo, kahit saan da ko mapadpad. Walang lugar na hindi kita kapiling. Nakalimot ako sa aking tungkulin. Kailangan kong bumalik sa San Diego
upang gampanan ang tungkulin ng aking ama bilang pag-alala sa araw ng mga patay. Hindi kita pipigilang umalis si Barak. Bakit ka umiyak, anak?